Mga taxpayer kong minamahal, ito po yung hit na kanta na laging itinatanong, ikinakanta sa akin. Yung bank deposit ko, sir, magagarnish ba ng BIR? Ayan. Mga tanong na nagpapakati ng aking ulo. Ano? So, kailan ba? Yun ang dapat nating tanongin eh. Kailan magagarnish ng BIR ang pera mo sa bangko? At pwede bang magarnish ng BIR ang pera mo sa bangko nang hindi o wala kang consent? Hindi mo gusto. Kaya nagagarnish ang pera ng mga taxpayer sa bangko kasi gusto nyo. Pumapayag kayo. So, ano ba sir ang itsura ng garnish o garnishment? Ayan po, nasa harapan nyo. Warrant of garnishment. Hindi naman kayo makakakuha ng kopya niyan. Ang unang makakakuha ng kopya niyan, bangko. Kasi naka-address yan sa bangko. Ayan o, naka-address sa presidente, manager, treasurer o kahera ng bangko. Warrant of garnishment. So, malalaman nyo lang na nagarnish na yung pera ninyo, tatawag yung bangko. Oy, nagarnish yung pera mo. Okay. Tapos, hihingi ka ngayon ng warrant of garnishment. Yan ang ibibigay sa inyo ng bangko. Ganyan ang itsura. Pero, sabi ko nga kanina, hindi naman magagarnish ang pera mo kung wala kang consent. E, paano ako, sir, nagkaroon ng consent? Hindi ko nga sinulat na meron akong consent, nagagarnisin nila ng BIR ang aking bangko. Pag-aralan natin. So, magandang panahon sa inyo at masaganang panahon at masaya. Ang gusto ko ay masayang panahon para po sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ganito po kasi yung garnishment. Nag-uumpisa ho yan sa isang dokumento na lagi ninyong natatanggap taon-taon. Pero bago ako magsimula, para dun sa mga taong natutuwa sa ginagawa ko, pwede ho kayong maging donor ko. 129 pesos a month. Ang tawag ho dyan ay empowered level. So, ang ginagawa ko ho ngayon ay nag-e-empowered ng tao. Okay? Wala ho akong bayad. Okay? Pero kung gusto nyo tumulong, open ho kayo. Pwede rin nyo akong tulungan using Ka-Taxpayer Facebook, suportahan ho ninyo ako. Ayan, sa Ka-Taxpayer Facebook. Ayan. At pwede nyo ho rong i-share yung aking become supporter ni Ka-Taxpayer. Ito po. Type nyo lang yan at i-share nyo ho sa iba. At para dun sa mga gustong maging expert kumita sa taxation, ayan po ang babayaran ninyo. Okay? Pwedeng isang buwan lang kayong maging expert. Pwedeng dalawang buwan. Nasa sa inyo. O gusto nyo, isang taon. Be a member sa aking tax specialista. Ayan, tax specialista YouTube. So, sir, kailan ako magkakaroon ng warrant? Ito po yung laging sinasabi ko na dapat ho ninyo. Kung meron ho kayong pagkakataon, screenshot nyo ho. Ilagay nyo sa harapan ng inyong computer para alam ho ninyo kung ano ho yung nangyayari sa company nyo pagdating ho ng BIR investigation. Ito ho yung process ng BIR investigation at wala hong pwedeng pumigil dito kung hindi kayong mga taxpayer. Gawa ho ito ng BIR management. So, magsisimula ho lahat ng kalbaryo, starting point lagi po, eh nandi dito. Yan po yung starting point. So, lahat ho yan, makikita nyo ho yan, ang takbo niyan, pwedeng paganito, ganyan, ito ho yung pinaka-ending niya, papasok kayo ng korte, o pwede ho kayong sumunod sa plano ko. Ito ho ang plano na ginawa ko pang taxpayer. Tinanggal ko lahat yung mga area na hindi kailangan ng taxpayer. Katulad ho ng korte, tinanggal ko ho yan. Yung subpoena, yung warrant, yung garnishment, pinagtatatanggal ko. Ha? Ginawa kong mas simple.
So, sumama ho kayo sa expert level, malalaman nyo yan. Ngayon ho, ang tanong ka sa akin ng maraming tao, magagarnish ba yung account ko? Yung garnishment, kung mapapansin nyo, dito ho, nandito, sir, ho, mga bossing, eto siya, ho. Ayan, ho. Ang layo-layo, sa umpisa. Yan. Ito yung umpisa, ho. O, bilangin natin kung ilang araw tatakbo. Mula dito hanggang dito is 10. Ito, 10. Ito, 10. Ito, tatakbo to ng mga 14. Ito, tatakbo to ng mga 60. Ito, tatakbo to ng mga siguro 500 days. Yan yung takbo eh. Ito, tatakbo ito ng 30 days. Ito, 15. Ito, 30. Ito, abutin to ng mga siguro 180 days. Ito, another 180 days. So, bago makarating dito, sa kinatatakutan yung warrant of garnishment or warrant of distraint and levy, yan o, usually ho yan, magkasama yung dalawang yan, aabuti na ho ng mga mahigit sa isang taon. Okay? So, ano kinatatakot nyo? Meron kayong isang taon, 365 days, para mag-isip. Eh, sir, ano isipin ko? Ito! Isipin mo, paano mo, ha, malulusutan ito legally. Yang mga sistemang yan, paano, andali-dali, sir, lusutan legally yan, alamin mo lang ang bawat aspeto, anong ibig ko sabihin. O bago mag-start yung LOA, dapat alam mo yan. Ang tawag dyan, preparation. Okay? O tapos ito, LOA. O, rectangle na puti na makikita nyo dyan na aking nilalagyan ng kulay orange na box. Yan ho ay mga karapatan ho ninyo na ang nangyayari lagi ho ninyong pinakakawalan. Ha? Hindi ine-exercise. So, nung nangyayari sa isang muscle na hindi ine-exercise, humihina. Muscle ho yung utak nyo eh. Yung puso nyo, muscle din eh. Parehong muscle yan eh. Pag hindi nyo ginamit, mahina yung puso nyo, lagi kayong takot. Hindi nyo ginagamit yung muscle nyo sa utak nyo, mahina utak nyo, kaya kayo napaglalaroan ng BIR. Diba? So, yung graft and corruption, ayan, lumalago because of you. May consent ka. Okay? So, ini-invite ko ho kayo na pumunta ho sa aking expert level or mag-aaral lang ho kayo nito sa aking YouTube. Libre naman ho ito eh. Pero ho yung mga techniques, strategies, at mga dapat ho ninyong malaman na sikreto ko po, may share ko ho lang sa expert level. So, please join me sa aking YouTube at saka sa aking Facebook. At siya nga pala, dun ho sa 2022 na letter of authority na i-issue ngayon ng BIR sa June or July, pwede na ho kayong kumuha sa akin ng LOA prepayment. Aayusin ko ho yung from the very beginning, ang magiging trabaho ko ho sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, i-avoid lahat ng mga weeds na nagiging problem ho ninyo sa inyong negosyo. Ito ho, tatanggalin natin yan. Yan, at ito. Pati sa court. Siyempre, pag nasa court ka, definitely may problem ka. Ito ho yung ating plano. Padadaliin natin yung buhay nyo. I-remove natin yung mga unwanted procedures na hindi nyo kailangan. And of course, ang magiging trabaho ko sa inyo, ito lang. Prepaid LOA. Ito ho kasi ang tinatawag dito, assessment na ho ito. So, hindi ho yung kasama sa kontrata ho natin. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Masayang panahon po sa inyo for life. See you later!